Hello guys, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mukhang ngayon lang tayo nakapaggawa uli ng video dahil sa itong mga nakarang araw nagkasakit po tayo. Kinamahan tayo ng trangkaso. So, today's video natin guys, meron ako ipapakita sa inyo kung paano maglagay ng mechanical connector sa isang drop cable. So, ngayon gabi, meron akong i-demonstrate sa inyo kung paano ito gawin. So, yung isa, itong klase, at saka ito. So, anong pinagkaiba nito ilang dalawa? Pareho lang to silang mechanical connector. Pero itong isa, yung main connector body niya, andun na yung shell cover niya, nasa loob na. Tapos yung lock niya, ito yung lock niya, nandito lang sa gilid. Yan. Tapos, meron din siyang pipe sleeves or boot niya. Ito yung naglalock doon sa drop cable. Tapos yung isa naman, hiwalay. Hiwalay yung shell cover niya, yung pipe sleeves or boot niya, at saka yung main part ng fast connector. Ito yon. Tapos yung lock unlock niya, ito na side. Ito yon. So iaangat niyo lang yan. Tapos ibababa. Iaangat niyo kung ilalock, ia-unlock naman niyo. Kung ibababa niyo kung i-unlock niyo. So dito lang din tong isa. Pagka in-unlock niyo, kailangan mo ikabit itong lock na plastic na to. Pasok niyo lang sa loob yun, ano. Okay? So naka-unlock 'yan. Pag binitiwan mo 'yan, naka-unlock 'yan. So may may mga diskarte din ito. Ito nabili namin to sa Ingay ng aso, pasensya na kayo. Nabili namin to sa online. Problema yung information nito, medyo nakukulangan kami. So, ang ginawa ko na lang dito, kinapa ko to kung paano gawin. So, may mga testing akong ginawa, nilagyan ko lang laser, nilagyan ko optical source natin. Saka ko niredingan. So kasi ang nilagay lang ni supplier kasi online, kahit sa mga Lazada ito nabibili ngayon eh. Sa sinasabi niya na na less than 0.3 dB ang loss per mechanical. So sa ganun, hindi naman tayo ganun ka-accurate lahat gumawa. So, ginawang ko namin to ng testing tsaka kung paano gawin. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Sa paggagawa nito, so, di ko papakita na lilinisan ko ha. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ito gawin. So, ito muna itong isa, tapos din kasunod ito. So, siyempre, kailangan natin ng tools. Anong mga kailangan natin? Kailangan natin ng cleaver. Ito, gantong klase na cleaver. Marami na ito sa online. Makakabili na kayo. So, tatanggalin yung cleaver na to. Meron itong kasamang fiber clamp niya dito. Tatanggalin nyo lang yan. I-unscrew nyo yung fiber clamp para may siksik nyo yung roller guide. So, balikan ko lang yung connector. Pag bumili pala kayo nito sa online, make sure lang na mayroong kasamang roller guide. Kasi pag walang roller guide, mahirapan kayo. Iba-ibang design, ibang manufacturer, mayroong silang sariling roller guide. MM ang sukatan dito.
So importante to. So dito sa ano na to, sa dalawang klase, kasi isa lang yung pinagkuna namin na company nito, sabi naman nila isa lang din yung gumawa. So nakita namin na iisang roller lang din sila, iisa. So ito lang gagamitin natin. So meron ako naman mga sample dito, tulad dito, ibang klase to, parang universal to na roller. Alam naman natin to gawin, pero mas prepare ako dito. Dito. Okay? So kailangan natin ng cleaver. Kailangan natin ng stripper. At saka importante yung jacket stripper ng ano, pang drop. Ito. So, ngayon unahin muna natin yung tabi muna natin to. Unahin natin itong isang klase ito, ito. Itong klase. So, gagawin ko mag-strip ako ng drop cable, at least mga ilan ba to? Mga 4 inches. Pero sukatan ko dito itong ruler din niya. Sinasagad ko lang yan dyan. Okay, yan. Ulit. Pasok nyo lang yung drop. Tanggalin messenger. Pasok yung drop. Press nyo lang. Line nyo. So, ngayon to naputol oh. Depende ito sa ano eh. Sa klase ng drop. May mga drop na ganun eh. So, yun. So, nakuha na natin yung ano, yung kailangan natin na sukat. Gamit ang jacket stripper, lagay naman natin dito yung drop fiber dito sa roller. Tapos, strip natin 'to ng sagad. Hanggang dito 'yan, sagad. Sagad. Strip ko 'yan. Yun. Okay? So kung mayroon kayong tissue or alcohol, dito kasi ako sa bahay, hindi ako nakapag-prepare para makadala ng ano ng tissue at saka alcohol. Yung alcohol dapat na sa 99.9% 'yun ang ginagamit namin. Madaling matuyo. So punasan din ito kahit isa lang, tapo isang pahid. Lagay nyo dito, sagad nyo lang. Uy. Okay. Tapos lalagay ko tong ano, itong boot niya. Tapos saan ko ipapasok to? Ang technique nito, di niyo to kailangan ano, di niyo kailangan na tumbukin niyo yung butas diyan na nasa loob. Pwede niyo 'yon. Mayroon siyang big groove diyan na pwede i-slide mo lang, diretso na 'yon, pasok na kagad 'yon. Para iwas bangga din sa dulo. So, sa ganito, isa sa napansin ko, ganitong klase ng connector, dapat i-slide mo, itulak-tulak mo muna ito. Itong lock niya. Kahit kukulang gano'n, no? Taas, baba, taas, baba. Kasi pag di nyo ginawa, ang mangyayari, mataas yung losses ng connect, ng ano, ng pagkagawa nyo. So sa experience namin, sinubukan namin kasi nakailang ulit kami, ito lang palang problema talaga. Dahil siguro sa stuck o nag-action na matuyo o ano ba yung nasa loob ng ano ng connector. O kailangan talaga
kalugin doon sa loob. Meron kasi itong tinatawag na matching gel. Siya yung nagko-connect sa dulo ng fiber at saka in kabilang end ng ferrule na to, yung itong kulay puti. So, ginagawa namin, inaangat namin to 5 times. Baba, taas, baba, taas, baba. Kailangan ibaba nyo. Bakit? Ang down nito, kung nakaganong ka sa connector, meron kasi itong arrow. Up, ibig sabihin nakalock. So down, para i-unlock mo, para makapasok yung fiber. So, pasok na natin. I-slide ko lang ha. Yun, no. Di smooth, smooth lang. Okay. Tapos tulak ko. Yun. Tapos lagay mo yung boot. So dapat yung ano pala, make sure nyo yung fiber dito hindi naka-straight. Naka-bend siya ng gano'n, naka-bend. Naka-bend siya konti. Hindi naman sobrang bend kasi mabali din. Naka-bow siya gano'n, no. Naka gano'n. Tapos saka nyo i-lock yung boot para hindi mahila. Tapos saka nyo ito i-angat. I-lock naman yung yung fiber doon sa loob. Yun ang purpose nito eh. Para ipitin doon sa loob. Okay? Tapos ilagay nyo yung connector shell. Ang paglalagay nito, kung saan yung lock position, doon naman yung makinis na part ng connector shell naka-align. Kasi pagka hindi align, pinasok yan dito sa napasok natin, ipasok nyo, hindi ito maglalaro, magkakaroon pa kayo ng problema. Possible na masira yung connector. So, ito. Align to. So, dapat nagpi-play itong connector shell. Yan o. Okay? So, next naman is itong isa. Kung paano natin to gawin. Same procedure kanina, inuna ko yung pagsistrip. Pero mas maganda unahin niyo tong boot. Kalimutan ko kasi ipasok muna. So ilagay niyo dito sa roller guide niya. Okay. Tapos, make sure, pag naglagay kayo naman ito, ganun din yung procedure. Tanggal. Balik. Tanggal. Balik. Kahit mga 3 times lang. Make sure na nandito itong lock na to. Kasi pag wala, na pinasok nyo to, hindi makaabot itong end ng fiber dun sa malapit sa ferrule. Kung saan nandun yung matching gel. So, mangyayari, walang connection. Hindi lulusot yung laser. So, ganun din gagawin. I-slide lang din. So, ipasok. Yan.
So ganun din. So dapat naka bow siya, bow yun ano. Hindi ko alam kung kita nyo. Naka bow konti. Tapos ilock nyo. Yun, para di mahugot. Saka nyo tatanggalin yung lock. Balik ulit. Tanggalin. Okay. So, gawa na yung dalawang klase natin ng mechanical connector. Okay guys, maraming salamat. Sana yung video na to nakatulong to sa mga gusto matuto kung paano gawin yung mechanical connector. Isa po ito sa mga sample.